Mga bagong trabaho bound to Canada para sa mga babae at lalaki, high school graduate, at sa mga bachelor's degree din. No placement, 100% legit agency. Baka ito na yung swerte nyo, kaya tapusin nyo ang video na ito. At kung bago ka naman sa channel na ito, please subscribe, like, and share. At paki-click mo na rin notification bell para na sa ganon, updated ka sa mga bago nating upload. Okay guys, ito ano, i-flex ko lang ulit kasi itong pitong Pinoy na parating ngayong katapusan. Ngayong katapusan na ito, pitong Pinoy parating ano dyan sa mga kasamahan natin nasa Quebec. Abangan nyo yan, darating sila dyan sa inyo. Ito po ay pinaflex ko lang para po doon sa mga negative comment. May nababasa ako din sa mga Facebook natin. At lalo na din sa nagpa-private message pa sa akin ano, na meron daw silang mga impormasyon dito sa Canada, taga rito raw sa Canada. Ay, alam niyo po ba, palagay ko hindi tama yung impormasyon na nakukuha nila kasi eto na nga eh, yung nakaraan na sa Ontario, tatlo sila nandun, nagku-quarantine. Tapos ngayon parating, tapos sasabihin nila wala rong mga trabaho. Pero okay lang yun guys, yun yung pag-iisip nila. No? Dito tayo sa mga positive tayo, punta tayo dito. So kung bago ka dito sa channel na to, paki-watch mo Brad, paki-watch mo ma'am, yung mga old videos ko para magkaroon ka ng idea kung paano ang pag-a-apply. Kahit nasaan kang lugar, kung saan man location mo. Okay, babae at mga lalaki na welder. Unang trabaho para sa inyo ito, ma'am and sir. At least high school graduate, 3 years of current experience. Ano? Dapat 3 years ang work experience mo. At dapat din, Brad, marunong kayong mag-operate ng manual or semi-automatic welding equipment. Ayan po mga ma'am at sir. Kagaya po ng G-Tau gas tungsten arc welding at gas metal arc welding G-Mau, F-Cow plus flux cord arc metal weld ano? At ang Smau shielded metal arc welding. Kailangan alam niyo po itong mga bagay na ito. So kailangan po ay talaga related yung inyong ina-applyan. Kagaya po ng mga nag-a-apply na hindi related yung kanilang mga past work experience ay talagang pong hindi po talaga sila maaasikaso at maaharap ng mga agency kasi nga po kung ang hinahanap dito sa Canada ay welder, kailangan po at least Smau welder ka at related ka doon sa G-Mau, 'di ba? Related na 'yon welding eh. So madali mo namang ma-adapt yung ibang mga welding na 'yan, napapag-aralan 'yan. Ganun po ano, hindi po yung call center tayo tapos mag-apply tayo ng welding ano. Like ko lang po ito po example lang, huwag kayong magagalit sa akin. Example lang po 'yon ano kasi po marami nag-a-apply na hindi related ang kanilang mga trabaho. So, ina-apply ang posisyon ng trabaho. Kaya po, lagi po nakalagay dito sa mga trabaho na ito, dapat po, current related experience. At syempre, tungo na tayo sa pangalawang trabaho, ito na mga babae at lalaki pa rin. Ito yung hanap na trabaho para sa inyo. Yan po, ano, punch press heater. High school graduate pa rin siya at merong 3 years current related experience. So, yun po ang sinasabi ron, ano? At itong mga trabaho na ito, sa dulo po ng video na ito, yung pong agency babanggitin natin, doon po kayo makipag-ugnayan. At yung pangatlong trabaho natin, para pa rin sa mga babae at lalaki pa rin. At ito naman ay para sa bachelor's degree in food science and technology. Minimum of 3 years working experience. Ito po ay ang quality assurance manager. Yan po, quality assurance manager. At pang-apat na trabaho, lipat naman po tayo sa airport naman po tayo pupunta kung saan po tayo nagsisimula ng ating mga pangarap ng journey natin. Para po sa mga babae at lalaki, ang kailangan po sa trabahong ito ay apprentice aircraft mechanic. Yun po ang kanilang kailangan. Ang qualification po niyan ay bachelor degree in aircraft maintenance. Minimum of 4 years current related experience. Ano po? Kasi po, natutuwa lang ako kasi mayroong mga bagong pandinig itong mga trabaho ito, mga bagong-bagong trabaho talaga po ito, no? So, matagal na rin ako dinakarag ng ganito mga hiring na klase ng trabaho, kaya medyo natutuwa po ako sa mga ganito. Pero, pagdating natin dyan sa mga bachelor degree na yan, balik ulit tayo sa high school graduate, ito naman po ay may kaugnayan pa rin pagdating sa mga aeroplano at airport. Ito po yung flight dispatcher. Ang qualification po nito ay at least high school graduate, minimum of 3 years current related experience. Must have experience in air traffic control. Yun po ano, ang sinasabi nila. Malinaw na malinaw. At ang pang-anim pong trabaho ay ang GSE mechanic. High school graduate din po, minimum of 4 years
working experience, ano, current related experience. So kailangan po talaga related siya. At kailangan din po ay siya ay mayroong abilidad kagaya ng road auto mechanics at basic maintenance. At kailangan din ay marunong siya sa gasoline, diesel and propane engine diagnosis. Iyan po yung GSE mechanic. Okay, kiddos, how are you? How's the school? Good! Okay, good job. I'm just gonna finish this, okay? Okay! So, yan, bago dating po mga bata natin galing sa school. So, magluluto tayo pagkatapos nito. Sinisingit ko lang po yung vlog. Natapos ko rin lang maghatid kay sa ating may bahay eh. Kahatid ko lang. So, sinisingit ko lang itong vlog. Kasi po, ay marami pong trabaho talaga ito. So, binibigay ko na talaga agad sa inyo para kayo updated ka agad. So, paano po ang mag-apply para sa mga trabaho ito? Ano po? Unang-una po, pwede nyo watch ang mga old vlogs natin kasi nandun na po lahat ng mga idea. Binlog ko na po itong mga bagay na ito. Kung paano ang pag-a-apply. At doon naman po sa mga kagaya ng mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo para malaman nyo yung kung paano ang pag-a-apply. Or visit nyo ang kanilang website na ilalagay namin sa description box ang link nila. Andun na lahat ng mga kasalagutan po sa inyong mga katanungan. So, ayan po, ano, at beware po sa mga scammers, illegal recruiters, ayan po, yung mga nagpapanggap po sa inyo na maniningil, nangingin ng pera at ipapakilalang agent sila, no? Hindi po pwede yun dahil yan po ay pag-alabigay alam nyo kaagad sa mga kinauukulan dahil sila po ay mga scammers. So, di ba? So, ayan. At para naman po kayo ay ma-entertain kaagad para sa initial screening natin, uulitin ko lang po ulit dahil importante ito, ano kayo makukulitan sa akin. Checklist of documents for Canada job application. So, unang-una po ay ang detailed and updates resume. Updated photo on resume taken from the last 6 months. Printed mandatory POS certificate and e-registration form. At yung pong passport nyo, dapat po valid po siya na more than 3 years from the time of application. SSS employment history. At saka yung employment certificate po. Kailangan po nyo ng company ID, latest payslip, at saka yung contact sa pinagkatrabahuan nyo. Ano? Yan po yung proof of employment, COE. Certificate of Employment. At of course, kailangan nyo rin po ng high school diploma kung kayo po ay college diploma, kung kayo po ay vocational diploma, test the certificate, base po yan sa inyong mga training. Form 137, transcript of record, saka po itong valid na NBI clearance na multi-purpose. At dito naman po sa mga kababayan natin na sa ibang bansa at nasa ibang lugar, wala sa Pilipinas, kailangan po ninyo ng police clearance. Kailangan po nyo nang kumuha ng police clearance sa inyong kung saan man kayo nandung bansa, ano, for 6 months for the last 5 years. Ayan po, ano. At ganoon din po ang gawin yung pag-apply. Kasi kung nasa ibang bansa man kayo, ano, internet lang po ang kailangan nyo. At mag-registered lang. Okay, PSA birth certificate at saka PSA marriage certificate, kailangan po nyo i-submit yan. Training certificates, lahat po ng training certificates nyo kung nasa, kahit nasaan kayong ibang bansa, nasa ibang bansa kayo. Ano nyo po yan, submit nyo yung mga certificate nyo kasi malaking tulong yan para sa inyo. At ang note po rito, applicants po na mayroong kompletong dokumento at suit sa kanyang ina-apply ang trabaho, ay siya po ay magkakaroon ng pagkakataon na sa initial screening through Skype interview. At nandito rin po nakalagay yung napaka-importante. Kaya nga po sinabi nilang mandatory yung POS. Kasi po, sinasabi nila na no PUS, no interview. Ito po ay galing sa agency na ito. So, dito mga trabaho ito. Ito po ay galing sa IPAMS. Yan po ang agency na nakapo sa mga trabaho ito. So, please check the description box po para sa link. At makipag-ugnayan po kayo sa kanila sa karagdagang mga sagot sa inyong mga katanungan. At baka ito na ang sagot sa inyong mga pangarap at dasal. Okay po, kita-kits po tayo sa next vlog natin. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and share na rin po. Okay, God bless. Good luck po and God bless. Daddy Lou signing out. Bye-bye. Please signing out. Bye-bye. Ba, parehas pa tayo naka-blue ah.
Sino magkawagas ng plates? Three bunch, remember? Okay. I washed the plates. You didn't drink ano niya, yung multi niya, multivitamin.